Mahigit 500 bikers at cyclists ang nagtipon sa Malolos Bulacan para libutin ang iba't ibang makasaysayang lugar sa lalawigan bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Narito ang report. Upang ipagdiwang ang Araw ng Kalayaan, nag-assemble ang 500 bikers sa Malolos Provincial Capital para sa isang 25-kilometer historical journey sa Bulacan. Ito ang Lakbike Turismo 2017. Ang June 12, ito talaga yung Araw ng Kalayaan natin. So very memorable sa amin to. Dito sa Barasoen, malaki ang role na ginampanan ng Barasoen at lalo na ng Malolos sa atin sa Bulacan. This Lakbike, ano to eh, kung may multitasking, eh, multi-purpose to. Good for the health, may historical value in relevance with the June 12 Independence Day natin ngayon. At saka, para ma-arouse yung patriotism ng mga Bulakenyo, mabuhay uli yung kanilang mga historical ideas. Dinaanan ng mga bikers ang first-class municipality ng Giginto, Bulacan. Pati na rin ang Bulacan-Bulacan kung saan naroon ang Enriquez Ancestral House na itinago ang ilang dokumento ng bayaning si Marcelo H. Del Pilar. Dinaanan din ang mga markers at shrines para sa mga bayaning sina Gregorio H. Del Pilar, Marcelo H. Del Pilar at Isidoro Torres. Nagtapos ang paglalakbike sa Brasoen Church, ang simbahan kung saan naganap ang 1898 Constitutional Convention. Noong 1899, dito dineclare ang Malolos Constitution at ininaugurate ang unang republika ng Pilipinas. Kasaya, enjoy ang fun ride ng Lakbike Bulacan. Holiday ngayon, mas maganda sa mga exercise ng tao. Mahilig lang namin yung mag-bike kahit saan. Nakakapunta kami sa mga hindi namin napupuntahan, kamukha ng sasakyan. Sa bike, makikita mo lahat, mapupuntahan mo. Yung lalo na yung mga historical na lugar, kamukha ng dito sa Bulacan. Sa pagbibisikleta, hindi lang healthy lifestyle ang pwede mong ma-achieve. Kapag mas confident ka na sa iyong biking skills, pwede ka nang maglakwatsa kahit sa mga malalayong historical sites ng bansa upang madagdagan ang iyong kaalaman sa kasaysayan. Hi guys! Keep watching The Score for the latest sports updates and don't forget to subscribe to the ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.